Karating ko lang galing dagat, may dala pala akong maliliit na hipon at tubig dagat. Lilipat ko lang ito sa malaking lagayan para linisan at hugasan mamaya. Ang gagamitin ko pang hugas nito ay tubig dagat, yung dinala ko. Pag tubig taban kasi ang ihugas dito ay mabilis siya bumaho. Ang gagawin ko pala dito ay ibuburo ko para meron kami matagalan na ulam. Saka masarap ito gawing sausawan, masarap ito sa saging, kamoting kahoy, kamote. Pag dito ka kasi sa probinsya, ito yung ginagawa yung sausawan. Pag naburo na to, sobrang sarap ito. Pwede na itong lutuin, lagyan ng gata or gigisahin mo lang. Sobrang sarap na ito yung ulam sa kanin. Itong gagawin kong buro, marami naman ito nabibili sa palengke dito sa amin. Mas maganda talaga yung ikaw talaga gagawa nito dahil pwede mo siya hindi lagyan ng maraming asin kasi sa palengke na kasi yung nabibili, sobrang alat na po. Saka hindi mo alam kung paano ba ginawa, malinis ba o hindi yung paggawa nila. Saka minsan sa palengke nakikita mo nakabuyang-yang lang, dinadapuan ng langaw. Diba yun yung nakikita mo kaya hindi mo alam safe ba yun. Pero yung iba naman malinis magtinda, tinaktak pa nila mabuti. Ayan, nalagay ko na sa container. Ibuburo natin to within 15 days pagkatapos yan pwede na iulam. Ito pala yung ginawa kong fresh bagoong na nilagyan ko ng sukas, kasili, then mayroon siyang mayroon siyang luya. So ayan, tikman natin, 15 days ko na ito naburo. Yan, sobrang bango. Sobrang bango ng amoy. Nalagyan ko lang ng kamatis. Yan lang. Sarap to. Hindi ko ito nalagyan ng sili, may sili na kasi ito. Paggawa ko ng bagoong. Kaalang ng kalamansi. Mana natin ang gawa kong bagoong, fresh bagoong. Sarap. Ano? Kamatis. Sarap to sa kamatis. Ano? Ito. Sarap! Ayan o. Ito yung lagay ganito. Sa salad. Ayan. Sarap na ito yung ulam. Wow. Ito yung kamatis o. Tapos ganyan. Sarap! Mm.